Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all nations will be assembled before him. And he will separate them from one another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. A stranger, and you welcomed me. Naked, and you clothed me. Ill, and you cared for me. In prison, and you visited me.' Then the righteous will answer him and say, 'Lord, when did we see you hungry or feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did we see you ill or in prison and visit you?' And the king will say to them in reply, 'Amen, I say to you, whatever you did for one of the least brothers of mine, you did for me.' Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for you and for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no drink. A stranger, and you gave me no welcome. Naked, and you gave me no clothing. Ill and in prison, and you did not care for me.' Then they will answer and say, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or naked, or ill, or in prison, and not minister to your needs?' He will answer them, 'Amen, I say to you, what you did not do for me, for one of these least ones, you did not do for me.' And this will go off to eternal punishment, and the righteous to eternal life." The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Meron pong pagkakaiba yung kalendaryo ng mga Katoliko, Christian calendar, at ang kalendaryo na civil. Ang civil calendar, nag-start po ng January at natatapos po ng December. Nag-start ng January 1 at natatapos ng December 31. Ang Christian calendar, nag-start po ng Advent, first Sunday of Advent, at natatapos ngayon, Christ the King. Ang katapusan natin ay hindi December 31, hindi New Year, hindi paputok, kundi ang ating pag-unawa sa katapusan ng panahon, maghahari ang Diyos. Maghahari ang kanyang kabutihan, maghahari ang kanyang mustisya, maghahari ang kanyang kapayapaan. Kung mabigat pong dinadaanan natin, we believe the destination is better than what where we are today. That tomorrow will be always better than today and yesterday. Mayroon pong isang kasabihan or expression yung magaling sa management. Ang pangalan niyo po, Stephen Covey. Sabi niya, always begin with the end in mind. Dapat pag nag-umpisa ka, alam mo kung paano matatapos. Para bang sinasabi niya in a negative way, never, never begin when the end is not clear. Or when you don't know where you are going. Para bang sumakay ka ng trike. Yan po yung tawag ng mga kabataan sa tricycle. Medyo social ng konti. Trike. Pag sumakay ka ng trike, tapos sasabi sa inyo ng trike driver, "Sir, ma'am, saan po kayo pupunta?" "Hindi ko alam eh." "Diretso ka na lang, bahala ka na." "Siguro, kakamot ng ulo yung tricycle driver. May diferensya yata yung pasahero ko." Sumakay, pero hindi niya alam
saan siya pupunta. Pwede. Kumisan, mayroong tinatawag na senior moments naman. Yung nalilimutan nila kung saan pupunta. Pero meron din pong pwede kang magpunta sa ano, sa grocery. May dala kang malaking basket. Hindi mo naman kung alam ang bibilin mo. Magpunta ka sa mall, may pera kang dala, hindi mo alam, bibilin mo. Mas delikado po yan. Kumisan, in things that you really do not need and you do not want, always begin with the end in mind. Minsan po may bata dito sa St. Jude, nung may ginagawa po kaming parang project noon, nung July this year, yung nagsasunbagging po kami before rainy days. May sunbagging dito sa side ng St. Jude Creek. Maganda po, concrete na po ngayon yon, nagawa na. Pero noon pa sunbagging po kami. May isang bata, alam ko, grade 2, grade 3, kasama namin nagsasunbagging. Napansin ko, ba't nakikisama siya sa amin? May klase. Kaya tinanong ko, ba't nandito ka? Di ba dapat wala kang klase, may klase ka? Sabi niya, Father, hindi na po ako nag-aaral. Grade 3 pa lang dapat yan. Ba't di ka pumasok? Father, late na, July na. Baka hindi napapayag yung principal. Sabi ko, I will talk to the principal. Kakausapin ko yung principal. Pwede ka pang humabol, July pa lang. Pwede pa. Biglang nawala yung bata. Parang ayaw niyang pag-usapan yung pag-aaral. Naalala ko yung isang philanthropist from New York. Pangalan niya po, Eugene Lang. Mayaman po siya, mayaman. At gumawa po siya ng foundation. Ang title ng foundation, I Have a Dream Foundation. At nagpo-focus siya sa education of children. Nagpunta po siya sa isang malayong lugar sa Latin America, sa isang bansa. At napansin niya doon sa bansang yon, lalo na doon sa community ng saan mayroong public school, ang taas-taas po ng drop rate. Halimbawa, nag-umpisa sila ng grade 1, 100. Pagdating nila ng 4th year high school, 30 na lang. Ilan po yung drop rate nila? 70%. Wala mang kalahati, hindi natatapos ng high school. Hindi po alam kung hindi marunong yung bata o tamad yung bata o mahirap yung pamilya. Hindi po natin alam. Pero minsan po, nagbisita siya sa isang public school na yon. Graduation yata, graduation. Eh, meron po siyang malaking foundation. Ganito po yung sinabi niya sa mga nag-aaral, yung sa mga fourth year graduates. My dear students, all of you who are graduating, I promise, I will be sending you to college education. All of you. 30 lang naman yun eh, mga 30 lang. Konting-konti lang. I will send you to college education. Hanggang matatapos kayo, I will fund your education. Palakpakan po yung mga graduates, di ba? Swerte namin sa guest speaker namin. At hindi lang po yun yung promise niya. And to the third year high school until grade 1, and subsequently, all who will enter into this school, I promise, if you finish fourth year high school, I and my foundation will send you to college. Alam niyo po, after many years, yung matas na drop rate, nag-reverse from 30%, pumalo po ng more than 85% ang nag-graduate the years after. You know why? Bakit? Bakit kaya? Bakit biglang dumaming nag-graduate ng fourth year? Bakit? After the speech of Eugene Lang. Ano po? Because they saw a reason for them to continue. There is a bright future ahead of them. There is a reason for them not to give up. There is hope. Kayo ko naintindihan yung bata na grade 3 ayaw mag-aral. Para sigurong kahit bata pa lang alam niya, ba't magi-grade 3 ako? Ba't magi-grade 4 ako? Ba't magi-grade 5 ako? Bakit? San ba lahat pupunta yan? Hindi naman ako matatapos. Dahil bata pa lang, buo na sa isip niya hindi siya matatapos, there is no reason for him to move forward.
ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng dahilan na hindi sumuko. Ang ating pananampalataya ay nagbibigay ng daan sa atin na hindi tayo hihinto. Kahit mahirap, kahit mabigat. Pag may nakita kang bata, the only thing you can give them kung wala kang perang may tutulong, encourage them. Kung wala kang mabibigay na tuition fee, wag never destroy a sense of hope of children. Alam niyo po, gusto kong dagdagan yung 10 commandments eh. Yung ka-11 commandment, thou shalt not destroy the hope of children. Feeling ko, mortal sin. Yung sinisira mong kalooban ng isang bata. Pag sinabi yung, loko, magal ka pa mo, wala na akong paintungulan. When you say those things, kahit bata pa lang, pumapasok pong malalim yan sa kalooban nila. Just encourage them. Always believe in their future. Do not compare our past. Di ba kung misan yung matatanda na ririnig natin, mabuti pa nung panahon namin. Mabuti pa noon. Ba't kayo ganyan ngayon? What can that statement do? Is it encouraging? Maybe the best words that we can say, anong pangarap mo, anak? Anong gusto mong maging? Ano ba yung mithiin mong maganda na pangarap mo at pangarap natin lahat? Then we celebrate our celebration today. That at the end of time, God's goodness and the reign of God will prevail. Sana sa ating buhay ganyan. Nandito pa lang tayo, nakikita na kung saan tayo pupunta. Hindi parawan tayo nakarating sa ating paroroonan. People currently identify where we are going, the way we live our lives. The way we live our lives points to our very destination. Bakit po sinasabi to? Halimbawa, bigyan ko ng simpleng halimbawa. Halimbawa, Sunday, alas 6 ng gabi, nakakita ka ng babaeng naka-pure white, tsaka naka-belo, nagmamadali siya. Saan kaya siya pupunta? Saan? Simbahan. Halimbawa, Lunes ng alas 7 ng umaga, makakita ka ng batang lalaki, teenager, naka-polo, naka-ID, naka-sapatos na leather, may bag na puno ng libro, nagmamadali siya, sumasakay ng jeep. Saan kaya papas pupunta yung batang yon? Sumagot na lang po kayo. Sumagot po kayo. Sana sa school. Oh, di ba? Halimbawa, may nakita kayong nanay, naka-duster na maluwang. Tapos mayroon siyang malaking bayong, naka-chinelas, alas 5:30 ng umaga. Tapos mayroon po siyang malaking wallet, naka-ibit po sa kanyang kilikili. Saan po kaya siya magpupunta? Palengke. Alam niyo man, hindi pa man nakarating, alam mo na kung saan siya pupunta, di ba? May nakita ka ng babae, maganda. Mag-aalas 8 ng umaga, Lunes. Naka-leather shoes na may high heels. Tapos po, medyo formal, maka-blazer. Mayroon pa siyang leather bag at saka naka-lupistick. Saan po kaya siya pupunta? Office. Hindi pa man pumunta, nakarating, alam nyo na kung saan pupunta. Di ba? Isang lalaki, Sabado ng hapon, nakamaong, faded, nakachinelas, nakomportable, naka-t-shirt na Hanes na may tatak, tapos may dalang manok. Saan kaya siya pupunta? Ha? Hindi pa man siya nakarating, alam mo na kung saan siya pupunta. The way we live our lives leads us and points to our destination. The way you live your life now, I could already surmise where you are going. Kung parating mainit ang ulo mo, kung parating kang galit, kung parating kang sumisigaw, madalas na mataas yung presyon mo, medyo masikip kang kausap, puro mainit ang kanyang iulo mo, palagay mo, saan ka pupunta? Sa mainit. Yung makakaharap mo, mga bullshit at walang kapayapaan. How we live our life
points to our very destination. May kasabihan po yung isang matandang pare, ang pangalan niya, Monsignor Francisco Lansang. Sabi niya sa Kapampangan, tagalugin niyo na lang sa mga kasama niyo, hindi ka marunong ng Kapampangan. Ingdutong, nung nuya makayong yung, potang miragsaya, antimurin. A wood, where it is bent, when it falls on the same place. Nung imbie mo makayong yung king mayap, nung imbie mo makayong yung king matula, mapayapa, mapanyaw pat maganaka. And so it will be with our life. It may be that we are going through difficulties today. Baka mahirap pinapalaki yung mga bata, lalo na kung nag-aaral silang lahat. Alam ko po yan. 12 ang trabaho ko sa isang eskwelahan. Nasa finance po ako. Finance. Vice President for Finance po ako sa isang school. Pinalitan ko na po yung title ko. Ang dinagay ko na lang, Vice President for Penance. Parusang parusa po pag umahawak ka ng perang hindi sa'yo. Lalo na pag nakikita mo yung kahirapan ng mga magulang, pag entrance exam, pag tuition fee payment, pag finals na, pag may gastos, makikita mo yung mga nakapila sa promissory note, mas marami kaysa nakapila dun sa mga nagbabayad. Mahirap po yan. Kumisan, bilang pare, you could see how painful it is. Kahit sa mga nag-aaral na mahirap ang pag-aaral, parang gusto mo nang sumuko, ayaw mo nang magpatuloy, gusto mo lang sumama sa boyfriend mo, huwag kang maniwala dun. Meron pang something better than that. And those parents who are working abroad, sa mga may sakit, sa mga nahihirapan, those who suffer and have pain, there is joy, there is happiness that's waiting for us. Hindi po ang kalungkutan, kahirapan, ang katapusan ng buhay Kristiyano. Hindi po sakit, hindi po kahirapan at mabigat na kalungkutan ang katapusan ng buhay Kristiyano. And I just want to end with words from a friend of ours, sa Men of Light, kaibigan po ni Bishop Pambo, Father Raul at kaibigan ko. Siya po ay isang director. Pero sabi niya, I don't look at myself as a director of films and movies. I see myself as a storyteller. I tell stories through my movies. Sabi niya, as a storyteller, I believe in happy endings. If it's not yet happy, then it's not yet the end. Naniniwala ako sa masayang katapusan. Kung hindi pa masaya, hindi pa yan ang katapusan. The kingdom of God is a kingdom of joy, kingdom of happiness, a kingdom of peace, a kingdom of justice, a kingdom with the presence of goodness. And this is what we celebrate, the fulfillment of our lives. Begin it today. Begin living your life pointing towards that beautiful destination. And may God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.